Madalas mo bang marinig na umaalulong ang alaga mong aso o ang aso ng kapitbahay nyo? Like, share, and subscribe kung nagustuhan mo ang video na ito. Sinasabing maraming dahilan kung bakit umaalulong ang aso. Ito ay base sa pag-aaral ng mga eksperto. Ang unang dahilan ay may nararamdaman itong sakit sa kanyang katawan. Madalas, ito ay sa kanyang sikmura at iba pang internal organs. Pangalawa ay ang anxiety o pagkabahala niya sa tuwing ang amo niya ay napapalayo sa kanya. Pangatlo, may pagbabago sa klima ng kanyang kapaligiran. Madalas, ito ay umaalulong sa tuwing ang mainit na temperatura ay mapupunta sa paglamig o vice versa. At ang pang-apat ay gusto lang niyang kumuha ng atensyon sa mga tao sa kanyang paligid at upang makuha niya ang kanyang gusto. Pero ayon sa mga paniniwala, may mga senyales at pahiwatig din ang pag-alulong ng aso. Kasabihan nga na maraming nakikita ang mga hayop na hindi nakikita nating mga tao, tulad ng mga paparating na sakuna at dilubyo. Una, may nakikita itong kakaiba tulad ng kaluluwa, aswang at iba pang maligno dahil totoo na ang mga mata ng aso ay nakakakita ng hindi nakikita ng mga tao. Ang aso, kapag umaalulong ito sa hating gabi, ang ibig sabihin ay may nakikita itong masamang espiritu na hindi nakikita ng mga tao. Ito ay pwede ring may mangyayaring masama sa isang mahal mo sa buhay. Ang pag-alulong ng aso kapag may multo ay iba. Ang buntot nito ay nakabahag, papasok sa loob ng katawan nito na nagsasabing takot ang aso. Mabilis na pag-alulong kapag malapit lang sa kanya ang mga multo at iba pang kaluluwa. Mahabang alulong naman kapag malayo sa kanya ang mga ito at ang leeg nito ay nakaunat na palatandaang nasa malayo ang kanyang nakikita. Umaalulong din sila kapag parang nahihiwagaan sa kanilang nadarama at nakikita tulad kapag bilog na bilog ang buwan at ang paligid ay sobrang liwanag dahil sa buwan. Kapag naramdaman nilang may kakaibang nangyayari sa lupa tulad ng paparating na lindol, ang aso ay aalulong din. Kapag naramdaman ng aso na may naghuhukay sa lupa, ang aso ay pwede ring magbabala sa pamamagitan ng pag-alulong. Kapag ang aso ay may nakitang biglang paggalaw ng mga puno o sanga ng mga punong kahoy, sa malayo ang aso ay aalulong. Kapag ang aso ay nakakita ng taong nasa malayo na hindi niya gusto ang suot, porma at kilos, ito rin ay aalulong. Bukod pa diyan, heto pa ang ilan sa mga paniniwala patungkol sa pag-alulong ng aso at sa iba pang kilos nito. Dinitilaan ng aso ang kanyang paa o parang ipinapagpag ang tenga, indikasyon na may hahadlang sa iyong misyon o gagawin o hindi matatapos ang trabahong nasimulan mo na. Pangalawa, kung ito ay may kagat-kagat na sariwang buto at ninangat niya nito, ito ay indikasyon na swiswertihin ka. Pangatlo, kung ito naman ay may nakasubong kapirasong tela, may mararanasan kang kaguluhan.
Kapag kinakalmot ng aso ang pader ng iyong bahay, ito ay babala na mag-ingat at maging mapangmatsyag sa masasamang loob. Panglima, kung ang aso naman ay nakaharap sa isang direksyon at umaalulong ito, halimbawa ay sa northeast, ito ay pahiwatig na may mangyayari na sakuna sa direksyon na iyon. Pang-anim, kung ang aso naman ay nakaharap sa araw, sa katanghaliang tapat at ito ay umaalulong, pahiwatig din ito na may sakuna o aksidente na masasaksihan. Pang-pito, kung sa pambihirang pagkakataon at inabot sa iyo ng iyong alagang aso ang sapatos mo, pahiwatig din ito na magtatagumpay ka sa anumang lalakarin mo. Pang-walo, ito naman ay pahiwatig din na swerte kung ang alaga mong aso ay inaamoy-amoy ang iyong sapatos. At pang-siyam, kung ang aso naman ay dinidilaan ang iyong paa, ito ay pahiwatig din na ikaw ay suswertihin. Ano man ang maging behavior ng iyong aso, ito ay palaging pangalagaan. Obserbahan at alamin ng mabuti kung ano ang dahilan ng kanyang kilos at behavior. Mahalin pa rin sila dahil sabi nga, dogs are man's best friend. This is Orfidel Rosario. Thank you for watching.